Good morning everyone. This time, ipapakita ko po sa inyo ang iba't ibang uri ng snake plants or mother-in-law's tongue or sa Tagalog po, tinatawag ito na espada. Una po ay ang ganitong uri ng snake plants ay tinatawag po na fern wood. Ito naman po ay isang uri ng dwarf. Tinatawag po siya na golden honey bird. Golden honey bird. Ayan po. Then, ito po ay itong yellow, green and yellow ay tinatawag po na Triphasiata. Then, ito naman po ay tinatawag na shining star. Dwarf po yan. Isa pong dwarf na snake plants. Tinatawag po na shining star or silver honey. Then, ito naman po ay tinatawag na Sansevieria marcia. At ito po ay tinatawag na golden star. Yan po. Magaganda po sila. Napakadali lang po magtanim nito. Last October, nagtanim po ako ng mga ito. Ang isang puno po ay ang isang paso, nilagyan ko po ng isang puno. Pero ngayon po ay marami na sila. Mabilis pong tumubo. Ayan. Siguro po mga 1 year lamang ay mapupuno na ang kani-kanilang paso. Then ang pagtatanim po ay napakadali lamang at ang pagpaparami. Kunwari po, meron na kayong matured na snake plants, kukuha lang po kayo ng isang dahon. Ganyan po. Then, pagpuputol-putulin nyo po lamang. Pagpuputol-putulin nyo po, mga 2.5 inch. Ganyan po. At itutusok nyo po dito sa itutusok nyo po sa lupa na may paso. Ganyan po. Ganyan po lamang. At huwag nyo pong gagalawin sa loob ng 3 buwan. Pagkaraan po ng 3 buwan, ay ganito na po ang mangyayari. Ayan po. Kailangan po, huwag niyo siyang galawin. Ito na po siya. Pwede na po niyong itanim after 3 months. Ayan na po. Yung dahon po na pinutol, putol-putol, na binaon sa lupa ay tutubo na. Ganyan po siya. Oh. Ayan. Oh. Ako po, since na konti pa lang yung aming snake plants na may yellow ay nagtanim po ako. Ito po. Ayaw po niya nang gumalaw kasi meron na siyang ugat. Pero ito po siya. Nagkakaugat pong ganyan. Ayan po. May ugat po siya. Ayan. Then mga ilang linggo lang po, uusbong na. Uusbong na po ang kanyang puno. Ayan po. Yan, ganyan sila. Ang ginagawa ko po ay kung saan ko siya pinutol, kung may space pa, ay doon ko rin po ibinabaon sa paligid niya para hindi po ako nalilito. Ayan po. Ito po. Ayan. Ito rin po. Oh. Ayan po siya, oh. Kagaya po nito, tumubo na po siya. Pero pag ginalaw-galaw po nyo, lagi ay hindi po mabubuo ang kanyang supling. Kaya dapat po huwag nyong galaw-galawin. Mga 3 months po, ayan na. Ayan na po siya. Marami na pong supling. Ayan. Kaya napakadali po lamang ang magparami ng snake plants. Maganda rin po tayo na meron nito sa ating garden.
Kasi sinasabi po nila na ito ay nakakalinis ng hangin sa paligid. Pwede rin po ito sa loob at labas ng bahay. At maganda pong air purifier. Kaya marami po nito na sinasabi na swerte. Dahil nga marami pong nakukuhang benepisyo. At maganda po ang kanyang kulay. Ang hubog, ang hugis. Ayan po, hugis at kulay niya ay napakaganda. Nakakaalis din po ito ng airborne allergies. At pag ito po ay nag-matured na, ito po ay namumulaklak. Namumulaklak po siya ng napakaganda. Ayan po. Ayan ang aming snake plants. Yun po lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and share. Thank you. God bless you.